Pagdating po natin ng NAIA, be patient lang po. Kasi si RCCL po is ginagawa po yung lahat. So hindi po tayo pababayaan ni RCCL pag andun na po tayo. So lahat po yan is nakaplano na po. So ang masasabi ko lang is be patient lang po. Guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat at ako nga po pala ulit si Ranel Garcia at welcome sa channel natin, ang Ranel Garcia Vlogs ng TV. So, sa hindi pa po nakaka-subscribe sa channel natin, so please don't forget to subscribe and click the notification bell button para may updated ka sa mga upcoming videos na ipa-vlog at sa mga informations na i-share natin sa channel na to. So, ang for today's video nga natin guys, so mag-room tour po tayo. So, andito tayo sa Holiday Inn Hotel. So, dito po tayo dinala ni RCCL para maghintay po doon sa result ng PCR test natin. So sisilipin natin yung facilities ni Holiday Inn Hotel kung magiging comfortable ba tayo dito sa loob ng araw na naghihintay tayo dun sa magiging resulta ng PCR natin. So para ma-inform na rin natin o kahit dun man sa ibang crew na uuwi na yung facilities nila ay dito sa Holiday Inn Hotel. So ngayon nga guys, kung nakikita nyo naman, so very wide, napakalaki ng room dito sa Holiday Inn Hotel. So kung makikita nyo itong kama, so napakalaki. So king size po siya, so para sa katulad ko, so hindi naman tayo gaano ka lakihan ng konti. So napakalaki ng space niya at napakakapal. So yung kutsyon, so yung size ng foam, so napakakapal. So kung hihiga ka, so napaka-comfortable sobra. So ayun, so meron na rin siya, siyempre meron na rin siyang kumot. Ito, hindi ko alam kung kumot ba ang tawag dito. So ayun. So good for 2 persons po siya. So kung mag-isa ka lang, so panalo. So then may telepono rin. So in case of emergency. So in case na may kailangan ka, so tatawag ka lang. So syempre may telepono, tatawag ka lang sa kanila. And then so may sofa po siya. So provided po siya, may provided po siya na sofa. So napakalaki ng sofa niya. So kung alanganin ka makatulog dito sa malaking bed na to. So kung trip mo na matulog dito sa sofa, so pwedeng-pwede kasi pwede rin natin siyang tulugan. So folded wood yata siya. O ewan ko lang. Pero basta guys, napakalaki. So guys, ito naman yung toilet So ito yung toilet natin. So napakalaki po ng toilet na to. So dito po tayo, syempre dito tayo maghihilamos, dito tayo magmumumog, dito tayo magtutukbrush, at syempre may salamin din. So then mayroon rin tayo ditong sariling hair dryer. So hindi mo na kailangang pag babae ka man, syempre hindi mo na kailangang ilabas pa yung hair dryer mo kasi syempre nasa bagahe yun. So mahirap ilabas yun. So meron tayong sariling hair dryer dito. So provided na po yan ni Holiday Inn Hotel. Then yung space ng shower room natin. So ito po yung space ng shower room. So then ito yung toilet. So ito American size. So napakalaki. So ayan. So yan yung toilet natin. Ayun guys, so pagpasok mo doon sa entrance, pagkukuha ka ng room reservation mo, so bibigyan kanila ng dalawang card. So yung dalawang card na yon, yung isa is access mo sa elevator. So bago ka maka-access sa elevator nila, itatap mo muna yung card tsaka mo pipindutin o tsaka mo isi-select kung anong floor yung room mo located. So yung isang card naman is para dito sa entrance natin. So nasa tayo guys, nasa loob tayo. So doon sa labas, pagpasok mo is may card tayo.
So, etong card natin na to. Ito guys. Yan. Etong card natin na to, so itatap natin dun sa likod, sa pintuan. So, same po siya sa mga, ano, sa mga barko ng RCCL, I think. So, sa amin, sa TUI, sa main ship, so ganito rin sa passengers cabin namin. So, itatap mo lang siya doon, then magbubukas. So, ang kinaibahan lang nito guys, ano? So, ang kinaibahan lang nito is ilalagay mo siya dito sa insert key power. Insert key for power. Nakapasok ka na. So, ito, itong card na to. So, ilalagay mo siya dito sa gilid. So, ito, insert key for power. So, ito po ay konektado po. Pag hindi mo to in-insert dito, so, yung mga ilaw dito is hindi gagana. Ito yung pintuan ng entrance natin. Then, pagpasok mo dito sa pintuan ng entrance natin. So, ang unang pintuan na sasalubong sa'yo is yung pintuan ng CR natin. So, pintuan ng toilet natin. So, kung saan tayo naliligo syempre. Then, next, susunod ay ito yung ano natin. So, ito yung sagitan ng mga damit natin. So, sa barko, may ang sabitan doon is may cabinet siya. So dito is open lang. Ito naka-open lang siya dito. Ayan. So naka-open lang siya dito. Then ito yung switch ng ano natin. So ito yung switch ng aircon natin. So may switch tayo ng aircon dito at sa gilid nito ay meron tayong emergency light. Ito, emergency light to. So, in case na mawala ng kuryente, in case na mawala ng power, so, meron tayong gagamitin. So, I think automatic na pag nawala ng power is mag-on to, emergency light na to. May sariling alarm clock siya dito. So, may sariling alarm clock siya dito. So, ito yung sariling alarm clock niya. So, isiset mo lang dito. So, nakalagay siya sa, ano, sa left side. Sa left side ng, ano mo, sa left side ng bed mo. So, nakalagay siya dito. So, may Bluetooth. May FM na po yan. Then, alarm clock. Then, meron din siyang parang flashlight. So, ayun. Kompleto na po siya. Kung hindi mo marinig yung alarm clock mo sa cellphone mo. So, ito, panigurado, maririnig mo to. Kasi sa laki nito, imposible hindi ka talagang magigising dito. So, ayun. Then, meron tayong TV. So, ito TV natin. So, hindi ko mapagano kung 42 ba siya o 36 inches. Basta malaki. So, malaking TV natin na to. So, kung trip mo mag-TV, so, ayun. Mag-TV ka kung gusto mo. Siyempre. So, guys, ito naman pag umaga, no, pag trip mo magkape. So, pag trip mo magkape, kasi normal sa ating mga Pilipino, siyempre, pag umaga. So, hindi talaga maano natin, ano. So, hindi talaga natin maiiwasan na hindi magpainit, siyempre, ng lalamunan. Anong lalamunan ng painit ng tiyan mo. So, meron tayong kape dito. So, meron tayong kettle. So, meron tayong takore. Ayan, takore. So, initan ng tubig. So, electric na rin po siya. So, meron tayong provided nilang baso. So, may dalawang cup dito. Since dalawahan yung bed natin, kaya yung cup nila dito is dalawa rin. So, syempre, kung may kasama ka, dalawa kayo syempre. Then, may 2 bottles of water. Then, syempre, meron tayong dito special tea. Ayan, special tea. Tea, ha? Cha-a, cha-a. So, meron tayong tea at meron tayong creamier at syempre, meron tayong black coffee. Then, sugar. So, kung decaf naman po yung ginagamit mong kape, so may decaffeinated rin po tayong kape dito. Ito yung small table natin. So, ito, syempre, kung may gagawin ka pa, kung may kulang ka pang gagawin, kung may mga documents kang kailangan i-comply, so ito yung gagamitin natin table. So, may ilaw rin po tayo dito. So, ayan. Ayan. So, i-on mo lang. So, ito yung pinaka-ilaw natin dito. So, hindi po siya lampshade kasi nakano po siya. Rectangle po. Rectangle po yung ano niya. Rectangle po yung naka-rectangle siya, hindi siya lampshade. Ito yung overlooking windows natin. So, ito. Ayan. So, yung katapat niyan is hotel. So, hindi ko alam kung anong pangalan ng hotel na yan, pero hotel po siya. So, ang baba natin is ay kalsada na po yan. So, pag pumunta ka doon, so, highway na po yan doon. So, papuntang airport o dito, hindi ko alam kung saan papunta yung iba na yan. So, ito, pwede rin naman natin, syempre, isarado pag kailangan na natin matulog. So, ayan. Okay. Yun.
So, ayun guys, ano, so para sa akin guys, ano, so para sa akin, so ang facilities dito sa ano, so ang facilities dito sa Holidays Inn Hotel is para sa akin ano, so napaka-komportable. So pag dito ka napunta sa Holidays Inn Hotel na to, so located po siya dito sa Pasay, so malapit lang po siya sa Naiya Terminal 3. So pagbaba mo diyan, kahit lakarin mo na lang, so although hindi tayo inaalaw na maglakad syempre kasi may agent tayong susundo sa atin, at meron tayong minibus na magdadala sa atin dito sa facilities natin. So para dun sa mga pauwing OFW natin, ano, so pag nasa Naiya Terminal 3 na po kayo, no, papupunta po tayo muna ng marina. So doon muna tayo pupunta kasi sila yung mag-a-advise sa atin kung yung ano natin, kung yung agent natin o kaya yung sundo natin o kaya yung hotel na tutuluyan natin is available na. So pagdating natin guys ng Naiya, so patient lang po guys, ano, patient lang po sa paghihintay kasi si RCCL is ano naman, ah, inaasikaso niya naman lahat. So kung inaano kasi ni RCCL na hindi lang naman kasi tayo yung umuuwi, hindi lang tayo mag-isa. So marami po tayo. So patient lang po sa paghihintay pag nasa ano na po tayo, ano, pag nasa arrival na po tayo at natapos na natin yung mga kailangan nating asikasuhin doon at maghihintay na lang tayo ng check out natin. So ayun, magpupunta ka doon sa marina. So may foot naman po doon yung marina para sa mga sea base. Sasabi ko lang guys, ano, so be patient lang po pagdating po natin ng Naiya. Be patient lang po kasi si RCCL po is ginagawa po yung lahat. So hindi po tayo pababayaan ni RCCL pag andun na po tayo. So lahat po yan is nakaplano na po. So ang masasabi ko lang is be patient lang po kasi hindi lang po tayo nag-iisa pag nagsa-sign off tayo. So hindi lang naman po tayo nag-iisa. O kahit nag-iisa lang naman po tayo is maging ano lang tayo, ano, maging panatag lang ang loob kasi updated na po yan si RCCL kung anong gagawin nila pagdating natin sa airport. So hindi po na nawawala sa isip nila na kahit anong mangyari is susunduin tayo ni RCCL. So para sa akin guys, ano, para sa akin, saludong-saludo kay RCCL. Saludong-saludo ako dun sa mga mga principal. So sa akin sa Tui Cruises sa SeaShip. So saludong-saludo ako kasi hindi ako pinabayaan. Although mag-isa lang yung travel ko ng Amsterdam papuntang Athens, Greece, papuntang Amsterdam. So pagdating dito, ito yung inaalala ko yung pagdating ko dito sa Naiya. So baka sabi ko is makaligtaan. So ayun, syempre nagkamali ako ng expected ko. So ayun, maayos naman na ano yung lahat. So far nakarating naman tayo dito ng ligtas sa Pilipinas at so far andito tayo ngayon sa Holidays Inn Hotel para doon sa result ng PCR test natin. So habang naghihintay tayo, so andito tayo. So ayun nga guys, ano, para sa akin, no, napaka-komportable ng room na to. So kung dito kayo ilalagay ni RCCL, so napakaganda. At para dun sa mga pauwing OFW din natin, ano, para dun sa mga sea base at saka sa land base, so kung dito kayo i-check in ng ano niyo, ng company niyo, so napakaganda po ng facilities ni Holidays Inn Hotel. So para sa akin guys, ano, so I hope na pag andito kayo is ganun din yung maaanuhan niyo, ganun din yung magiging experience niyo dito. So ayun nga guys, ano, so sa mga pauwing OFW po natin, ano, so lagi po tayong aware doon sa mga ano sa mga guidelines ng company natin kasi dito ay yung kung ano yung mga guidelines na pinapatupad dito sa Pilipinas, so ina-update rin naman po tayo pagdating sa barko natin. So magiging ano lang po tayo, maging aware na lang po tayo lagi para pagdating dito is wag na po natin sisihin ang company kasi yung company po natin is ginagawa po yan ang lahat para syempre dun sa kaligtasan ng crew nila. So ayun nga guys, ano, so nagpapasalamat ako dun syempre kay RCCL at kay SeaChef. So naligtas na ako nakarating dito after 9 months na ano natin, after 9 months na kontrata natin sa barko. So ligtas tayo yung nakarating. So andito tayo sa Holidays Inn Hotel ngayon, naka-check-in tayo at napaka-ayos ng lagay. So maraming salamat doon kay RCCL
at maraming maraming salamat doon sa C-Chef kay Tui sa paggabay hanggang sa makarating tayo dito. So, ayun nga guys, ano, so see you sa next vlog natin, ano. So, lagi nating tatandaan, ano. So, be obey about doon sa mga guidelines na ginagawa ng company natin. So, mabuhay po tayong lahat at see you po sa magiging next vlog natin. So, see you guys.